Welcome to Trans Manila. I'm Jason Principe. Ngayon pag-uusapan natin is about insomnia. Ikaw ba yung taong hirap makatulog? Ikaw ba yung taong pag humiga, nag-iisip na gumugulong-gulong, inaabot ka madaling araw bago ka makatulog? Kasi ang dahil mong iniisip, ang dahil mong stress, ang dahil mong kailangan gawin. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano ayusin yung pag-iisip nyo using NLP, using hypnosis, and tuturuan ko kayo ng specific pattern na ginagawa ko sa mga kliyente ko. So, kung nagda-drive ka ngayon, kung nagagawa ka ng heavy machinery, kung gusto mong panoorin to, pwedeng huminto ka muna. Or, kasi baka mamaya bigla kang antukin or bigla kang mabangga dyan sa ginagawa mo. Pero if you're ready and if you're okay, tuturuan ko kayo on how to specifically ayusin yung pag-iisip mo or paano mo mahanda yung sarili mo para makatulog. Kasi most of the time, tao kaya sila nahihirapan makatulog. It's because of two things. First off is nag-iisip sila ng madami silang iniisip. Tapos kapag ano naman eh, kapag mahirap kasing kontrolin yung utak, kasi pag sinabi mong kontrolin mo, hindi mo, wag mo isipin to, wag mo isipin to, wag mo isipin yung pulang pusa at saka yung pulang little pause niya. So para mo hindi maisip yun, kailangan mo muna isipin. So pag-uusapan natin yung mamaya. Pero yung susunod naman is karamihan ng tao masyado nilang pinipilit sarili nilang matulog. So, kaya sila hindi nakatulog kasi pinipilit nila sarili nilang hindi makatulog. So, mas lalo sila na-stress, mas lalong wala sa kondisyon yung katawan nila. So, ngayon, pag-uusapan natin, tuturo ko sa inyo yung specifically, yung specific na pattern para maayos yung insomnia. First off, find a comfortable place. Second is, alam mo yung feeling ng sobrang pagod na pagod ka tapos inaantok ka na. Tandaan mo yung feeling na yun, specifically kailan nangyari yun. Kailan, anong oras nun, ano yung nararamdaman mo nun, gano'ng kalamig yung hangin nun, paano yung higa mo nun, gano'ng kadami yung unan mo, kung nakakumot ka ba nun o hindi, ano yung suot mo nun, ano yung mga nararamdaman mo nun, ano yung ginawa mo nun, saan mo mas nararamdaman yung pagod nun. So, kung napansin mo, specific yung sinasabi ko, kasi para mas matandaan mo yung mga nangyari nung panahon na yun. So, isipin mo specifically kung kailan mo naramdaman na sobrang pagod na pagod ka at inaantok pa. Pangalawa, isipin mo, you could imagine na may mga katabi ka, madaming katabi, na parehas na sobrang pagod din, gaya mo, na inaantok, na parang pinipikit-pikit na ganun. Pwedeng yung mga katabi mo, mga kaibigan mo, or mga katabi mo, kapamilya mo. So, alam mo yung pakiramdam na nasa road trip kayo, tas lahat tulog. Parang ikaw, sobrang paulit-ulit na nakikita mo, inaantok ka rin. Dagdag mo yun sa feeling na yun. So, una, hanap ka ng magandang posisyon. Pangalawa, tandaan mo yung pakiramdam na sobrang pagod ka. Pangatlo, isipin mo na katabi mo lahat inaantok. Pang-apat, isipin mo, imagine mo, merong isang nag-yawn katabi mo. Tapos may katabi ka yung isa pa, nag-yawn din. Tapos lahat sila, unti-unti, isa-isa, humihikap. Tapos ramdamin mo yung pagod, ramdamin mo yung antok. So, mas nangyayari dyan, mas nare-relax yung utak mo. Nasa comfortable na position ka, inisip mo yung sobrang pagod. Tapos iniisip mo na nag-iyon sila, inaantok sila. So, kaysa magbilang ka ng sheep, magbilang ka ng yon. And, subukan nyo ngayong gabi or kung kailan kayo pwede. And, kung nakatulong to sa inyo, share nyo yung video or like nyo yung page para naman mas makatulong naman tayo sa iba pang tao. Kasi, alam naman natin, ang daming taong sobrang hindi makatulog, sobrang nagkakaroon ng insomnia dahil lang sa stress. So, if this helps you, share it. And again, thank you and take care of yourself.